Sa mga balita po naman sa lalawigan. Dahil pa rin sa matinding init, inilagay na nga sa state of calamity ang buong probinsya ng South Cotabato. Ayon sa provincial government, matinding tagtuyot na kasi ang nararanasan sa buong lalawigan, partikular na sa mga bayan ng Banga, Norala, Surala, Tantangan at Tiboli. Kaya naman minabuti na ng probinsya na magdeklara nga ng state of calamity para maggamit ang emergency funds at masaklolohan ang mga apektadong residente at magsasaka. Sa pinakahuling tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, mahigit 200 milyong piso na ang halaga ng pinsalang dulot ng El Niño sa South Cotabato. Nagbawas na po naman ng pasok ang sa lahat ng opisina ng provincial government ng Cavite. Ito nga dahil sa matindi nga pong init, lalo na sa mga susunod pang buwan. Ito nga po kasi sabi nga ng PAGASA, baka daw po hanggang kalagitnaan pa ng Mayo. Nagpasya nga po ang Cavite LGU na gawing 7 a.m. hanggang 6 p.m. mula Monday hanggang Thursday ang pasok ng kanilang mga empleyado. Tatagal yan hanggang katapusan ng Hunyo. Batid kasi nga po ng LGU ang bantang dulot ng mainit na panahon sa kalusugan ng kanilang mga empleyado at opisyal. Simula rin po ngayong araw ay 4 na araw na lamang din ang pasok sa San Gabriel, La Union. Simula yan alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi mula Monday hanggang Thursday. Ayon po kay San Gabriel Mayor Lani Carbonell, ito'y para pangalagaan ang kalusugan ng kanilang mga empleyado. Malaki rin daw po ang matitipid sa kuryente ng lokal na pamahalaan kung babawasan po ang araw ng pasok. Bago nito'y nauna pong nagpatupad ng 4-day work week ang bayan ng Bacnotan sa La Union. Hindi bababa sa 80 individual ang naospital matapos umanong malason sa dinaluhang kasal sa South UPI, Maguindanao del Sur. UPI, South UPI, Maguindanao del Sur. Ayon sa ulat ng lokal na barangay, isinugod sa ospital ang mga biktima matapos kumain ng handang pagkain. Nakaramdam ng pagkahilo, pananakit ng tiyan ang marami sa mga biktima. Sinunda naman ito ng pagdudumi at pagsusuka. Marami pa naman sa mga biktima ay pawang mga bata. Punuan tuloy ang mga ospital sa dami ng tao kaya ang iba sa mga klinik na lamang dinala. Nagpadala na ng tauhan ng Provincial Health Office para imbestigahan ang nasabing insidente. Pinaghahanap pa po ng mga pulis ang may-ari ng dalawang sport utility vehicle na konektado umano sa Shabu Hall sa Alitagtag, Batangas. Ang mga naturang SUV umano ang ginamit para ibiyahe ang naturang shipment. Kabilang sa mga pinaghahanap ay ang isang Pinoy at dalawang Canadian na siyang bumili sa nasabing mga sasakyan. Nakikipagtulungan ngayon sa LTO ang PMP para matuntun ang mga nasabing individual. Bukod dito, iniimbestigahan na rin ng mga pulis ang pinagmulan ng Cebu shipment. Una pong inakala na galing China ang mga ito dahil nga doon din galing ang ilang droga na nakuha sa mga nakalipas na operasyon. Pero niliwanag ngayon ng PMP na hindi galing China. Ang higit na 9 billion pesos na nahuling Cebu. Tumanggi muna ang pulisya na sabihin ang point of origin ng droga habang patuloy ang ginagawang investigasyon. Pinaghahanap na ng mga pulis ang isang person of interest na posibleng sangkot sa pamamaril sa isang babaeng estudyante sa Talisay, Cebu. Biyernes ng umaga ng pagbabarili ng nasabing estudyante. Nagsasagot lamang ng kanyang module sa kanilang bahay ang biktima ng tambangan ito. Kinilalang biktima na si Jacqueline Reponte, 14 na taong gulang. Naisugod pa sa ospital ang bata pero idineklara rin dead on arrival. Blanco pa rin ang mga pulis sa motibo sa likod ng pamamaril. Fed Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.